Hi mga ka-trip and welcome back to the vlog, and as I promised from my last video, today bibigyan ko kayo ngayon ng updates regarding sa aking mga alagang ball pythons, especially to the latest snakes na ating napanalunan from the last raffle game, and so far meron na siyang sarili niyang enclosure. And besides from updates, today is also our feeding session. Ipapakita ko din sa inyo kung paano ko pinapakain yung aking mga alagang ball pythons. But before we start, I would like to give you a little reminder, mga ka-trip, na later on in this video, makakakita kayo ng live feeding snakes. I know some of you medyo sensitive when it comes to this kind of scenario or situation kasi isipin nyo na animal cruelty kasi live feeding na tayo. But still, ganito kasi yung process na ginagawa ko sa pagpapakain ko sa mga aking mga alaga. I know naman some of the breeders or pet owners na gumagamit ng mga frosted dogs, yun yung mga na-utilize ng mga rats or mice, and then ini-freeze na lang nila para ma-preserve or para tumagal yung quality ng feeders. And then kapag kakailangan na nilang ipakain, pinifreeheat na lang yung feeders, and then saka na lang nila binibigay. So ayun guys, without further ado, let's go. Pakita ko na sa inyo aking mga alaga. Let's go. So ayun mga ka-trip, eto na yung aking mga alagang ball pythons. Nakaprepare na yung mga enclosure nila. So dito naman, makikita ninyo yung mga live rats and mice. So far, dahil hindi pa kaya ng latest snake natin, yung female spider, ang mga ganito kalaki na rats. So yung mga adult mice lang muna ang ating ipapakain. So far, after natin siyang makuha from the raffle game, almost 4 times in a week ko siyang pinapakain so far. Maganda naman yung pinapakita niya. And I hope magtuloy-tuloy din para medyo bumilis din siyang lumaki. Kasi as far as I know, yung size niya medyo nadidelay na compared dun sa date of hatch niya. Kasi actually, almost, ano na siya, 8 months na pero ang liit din. Kaya kailangan nating habulin, so power feeding tayo para humabol yung size niya. So, eto muna-una guys natin siyang papakainin. I think medyo excited na siya. Sabi na. Actually, pakain na lang last pwede sabi. So, pagkain natin natin guys. Sabi na guys, so ipain na pala. Settle down siya kasi medyo excited masyado. So, hindi ko na siya guys, pasensya na, hindi ko nahahawakan yung ating mice. Ganito talaga siya, medyo aggressive. Oops, nagulat ako din. Hindi ko na kasi magulat guys. So, wait natin. Yun! Good girl! Kagaya din na sinabi ko, kailangan ko kasi siyang power feed para at least medyo makahabol sa pag-gain ng weight at saka pag-gain ng size. Hintayin natin tapos siya. So, move tayo sa another. So, ito guys, medyo large rat na to. Large size na. So, ito naman guys, ang ating first raffle prize or na ating napanalunan dun sa raffle game. Isa siyang cinnamon male breeder size na. Actually, nag-gain na nga ito ng weight eh. Compared dun sa nakuha ko siya last time. Medyo skinny siya, but now, dahil sa madalas ko din siya i-power feed, nakabawi na rin siya. So, ayan, medyo aggressive na. So, tinanggal ko muna yung, alam niya, water dish para at least mas madaling makita or mas madaling maluwag. So ito na guys, large shot na yan. So yan, hindi natin kung iti-take nya. So pinakain ko pala ito namang may nut oil. So see guys, ang lakas niya talaga kumain guys. Mabuti na lang at least gumaganda yung katawan nitong cinnamon meal natin kasi in the coming months pwede pagka ready na rin to at saka yung ating female na pastel ipagpa-prepare ko na sila ipiprepare ko na sila para sa breeding ba. So guys, so ating female spider, ayan.
nag-start na rin siya kumain. So, balikan natin guys. And then, ito ang ating last na ball python. Ang ating very first ball python. So, ito guys, ang aking very first ball python. Isa siyang female pastel. Magti-3 years old na rin siya. This coming day. Oha. So, luckily, pinalad tayong manalo ng cinnamon male breeder size kasi I'm planning to breed her na rin in this coming months. So, kailangan lang muna natin ma-reach yung right weight niya. So far, last check ko sa kanya, nasa around 1500 grams na rin siya. So, pasok na rin naman siya sa minimum weight requirement para sa pag-breed. Pero, iba kasi ang standard is nasa around 1800 grams. So, check natin kung kakain siya today. Actually, yung last kain niya is 2 weeks ago. So, let's see kung kakain. Ito na guys, ang ating live rats. Oh, yeah. Ay, kuklose ko muna. Yeah. Okay guys, check natin. Ganito ang process ko sa kanya kahit before pa. Kailangan kong i-close yung lid ng kanyang enclosure kasi malikot nga talaga siya. Check natin. Actually, ako lang gumawa. Actually, ako lang nagbutas niyan. Gamit ko pa before yung pako. Pinainitan ko lang yung pako para magbutas. So, as you can see, medyo may mga itim-itim pa sa mga holes niya. So, ayan, guys. So, wait natin kung kakain siya. And then, so far. Oh, nangyari dito. Stop pa. Ay, hindi. I-release niya pala. Alam kong stock niya. So, yun guys. So far, okay na naman yung pinapakita ng ating ball pythons. So far, successful naman. So, ayun guys, enjoy yung marching. So, papakita ko sa inyo. Ayan natin sila. Puno-puno muna yung box. So, ayun guys, enjoy watching. So, welcome back mga ka-trip and pasensya na at hindi natin natapos na or nakunan ng buo yung feeding session natin dahil nalobat ang aking cellphone. So, bawi na ako sa inyo next time guys. So, as you can see guys, lumobo na yung kanyang belly part. So, ayan. As you can see, medyo mataba na yun dito. So, andyan na yung rats. And also, ayan. So, pasensya na ulit at hindi natin natapos ng gusto ang kanilang feeding session or hindi natin nakuna ng buo yung kanilang feeding session dahil nalobat ang ating foam. So, ganun din ang ating female pastel. So far, kumain lang siya. Ayan.
Yan, medyo malaki na rin ang kanyang belly. Pero ganun pa man eh, successful ang ating feeding session today. So, after 2 weeks, papakainin ko uli sila. Except for the latest one, ang ating female spider. Dahil maybe after 3 days, papakainin ko uli siya. Dahil kailangan natin siyang i-power feed. Kagaya ng nabanggit ko kanina, kailangan natin siyang i-power feed para makahabol sa size. And then, actually, ang liit niya kasi. Gayun pa man, maganda yung pinapakita natin mga alagang ball pythons. So, ayun mga ka-trip. I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog. And please don't forget to subscribe and click the notification button para at least maging aware kayo or maging updated kayo sa ating mga upcoming vlogs pa. So, that's it for today's vlog mga ka-trip. See you next time. Bye-bye!